We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Bahay sa Binmali, Pangasinan, nasunog. Isa patay, tatlo sugatan. Big time oil price hike sasalubong sa mga motoristang babiyahe ngayong Semana Santa. Mga babiyahe at namamanata ngayong Semana Santa, pinag-iingat sa matinding init ng panahon. At light parade at street dance competition isinagawa sa Alamino City, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Pasantos yang aram na imbag gamale, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, pinakamataas na temperatura sa Dagupan City na aabot sa 36.3 degrees Celsius ngayong 2024 na itala kahapon March 24. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? Chris, ayon sa pag-asa, maalinsangan at mainit na panahon ang aasahan sa mga susunod na araw dahil nga yan sa pag-iral ng Easterlies. Kaya iba yung pag-iingat ang payo sa mga magbabakasyon at magbibisita iglesia ngayong Semana Santa. Naitala ang pinakamainit na temperatura sa Dagupan City kahapon na 36.3 degrees Celsius. Pero kahit mainit ang panahon, panata ng 33 anyos na deboto na si Lauren Samin mula Kabanatuan City, Nueva Ecija, ang bisita iglesia. Isa sa kanyang binisitang St. John the Evangelist Church sa Dagupan City. Lagi raw siyang may baong tubig upang pampawi sa init ng panahon. May ready kami laging mga tubig para sa kung saan man kaming magpunta. Pitong istasyon yan, pitong parokya yan, lagi naming nakahanda. Ayon sa Health Authority, mataas ang tsansa ng heat exhaustion at heat stroke dahil sa labis na init ng panahon, lalo na kung pupunta sa mga pilgrimage site at beach kung saan tirik ang sikat ng araw. Kaya para makaiwas, importante ang hydration. Iwasan ng alak, kape o tsaa na nakaka-dehydrate. Kumain ng masustansya at mayaman sa potasyum gaya ng saging. Magsuot ng komportabling damit. Magdala ng mga panangga sa init at iwasang maglakad o gumala sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, lalo na kung may existing health condition. At huwag kalimutan ang maintenance medicine. Lagi po nating magdadala ng mga hydration, tubig, panangga lang sa sikat ng araw, at lagi po tayong magsuot ng mga maliwalas na damit para hindi po matrap yung init sa ating katawan. Chris, ngayong araw umabot sa 42 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Dagupan City habang 46 degrees Celsius naman ang naitalang heat index sa Bacnotan, La Union kahapon. Kaya paalala ng otoridad sa publiko na pangalagaan ng sarili laban sa init ng panahon. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Ngayong Semana Santa, big time oil price hike ang sasalubong sa mga motorista. Pinakamalaki sa gasolina na posibleng umabot sa 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos ang kada litro. Tataas din ang presyo ng diesel at kerosene na posibleng umabot naman hanggang sa 1 peso and 50 centavos per liter. Ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ay epekto raw ng pag-atake ng Ukraine sa tatlong malalaking oil refineries ng Russia. At ang pagbagsak naman ng crude oil export ng Iraq. Libo-libong Romano Katoliko ang dumagsa sa mga simbahan kahapon para gunitain ang Linggo ng Palaspas sa buong bansa. Bukod sa banal na misa, tradisyon tuwing Palm Sunday ang pagbebendisyon sa mga palaspas. Nabitbit ng mga deboto, naniniwala ang ilan na ito ay nakapagtataboy ng masamang espiritu.
at nagbibigay ng blessing sa tahanan ng pamilyang may palaspas. Pero ayon sa Simbahang Katolika, ang Linggo ng Palaspas ay hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa, kung saan ang isang nais iparating na mensahe ay ang pagmamahal ng Panginoon sa tao na siyang inubos o iniligtas niya sa kasalanan. Mahal na araw, kasi binuhusan ito ng Diyos ng buong pagmamahal. At ang mahal na araw actually ay hindi naman tungkol sa pagmamahal ng tao sa Diyos eh, kundi pagmamahal ng Diyos sa tao. Regular Mass at blessing ng religious items at sasakyan sa Minor Basilica ng Our Lady of Manawag pansamantalang ititigil mula March 28 hanggang 30. Sundan sa ulat ni Joanne Punsoy. Ilang deboto ang maagang bumisita sa Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag sa Pangasinan ngayong Holy Week. Dinarayo ito ng mga namamanata, gaya ng pamilya ni Michael na galing pang Samar. Prayer tayo dito para at si, kumbaga, igay tayo ni ano ng poon para at least yung buhay natin is maging okay. Ang balikbayan na si Aida mula Amerika agad nagtungo sa Manawag Church para magbisita iglesia. Devoted ako kay Mother Mary. Good health, for abundance, for peace, for love. Nasa 1,100 ang seating capacity ng simbahan, pero inasahan daw na titriple pa ang mga deboto ngayong Holy Week. Simula ngayong Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo, susundin pa rin ang schedule ng regular mass na 6 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m., 10:30 a.m. at 4:30 p.m. at ipagpapatuloy ito sa Linggo. Pagsapit kasi ng Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria, walang misang magaganap sa simbahan. Kansilado rin maging ang blessing ng sasakyan at religious items. Pero mananatiling bukas ang Candle Gallery para sa mga deboto na nais magtirik ng kandila at magdasal. Ang nagpapabanal po sa atin ay pagmamahal. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. Pero idadagdag ko na rin ho ay mahalin po ang inyong sarili, sapagkat ang inyong sarili ay biyaya ng Diyos para sa inyo. Maigpit na ipinagbabawal ang magpark sa loob ng church vicinity. Nakabantay ang kapulisan, Philippine Army at iba pang volunteer groups sa seguridad sa lugar. Kasama si Daryl Peralta, Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Kasado na rin ang security plan ng PNP para sa mga turista at deboto sa Ilocos Norte ngayong Holy Week. Ayon sa Ilocos Norte Police Provincial Office, mahigit sa 100 police at force multipliers ang nakatakdang i-deploy sa mga sikat na tourist destination at pilgrimage site sa lugar. Nakahanda na rin ang traffic rerouting scheme sa mga pangunahing kalsada ng Dalawigan. Bukod sa police visibility, papaigtingin din ang PNP o ang Police Response Outpost for Traffic Enforcement and Concerns of Tourist o Protect boxes. Meron tayong mga deployment of personnel. And we're so glad because the region provided us 100 patrolmen na makakasama po natin sa pagpapanatili ng isang maayos at ligtas na summer vacation. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahigit 1,000 cellular phones, mahigit sa 100 computer units, cameras at mga gamit sa online operation ang kumpiskado sa follow-up operation ng Criminal Investigation Detection Unit, NCR, Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang law enforcement agency sa isang Philippine offshore gaming operator o Pogo Complex sa Bamban, Tarlac. Sa bisa ng isang cybercrime warrant, hinalughog ang compound para sa mga nasabing item. Unang niraid ang complex noong March 13 dahil sa reklamong human trafficking at serious illegal detention, kung saan daang-daang multinational na empleyado ang na-rescue. Nanindigan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na hindi ito titigil hanggang sa tuluyan ng mahuli ang lahat ng mga scammers na nagtatago sa likod ng mga legitimate na Pogo operator sa bansa. Isa ang patay matapos na masunog ang isang bahay sa Binbalay, Pangasinan. Naka-alerto, Russell Simorio.
Malayo pa lang, kita na ang makapal na uso katapoy sa Barangay Bunlag, Binmali, Pangasinan kagabi. Ang pinagmumula ng makapal na uso, isang bahay. Ayon sa otoridad, natrap sa loob ng bahay ang isang lalaki na dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang tatlong iba pa na agad dinala sa ospital. Ngayon po under investigation din po kung ano yung sitwasyon po no, ano po, fatality po natin. Yung bahay po is gawa sa light materials kaya madali pong kumalat yung sunog. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Tumagal ng halos isang oras ang sunog. Tumulong sa pag-apula ng apoy ang ilang residente sa takot na madamay ang kanilang mga bahay. Ito na ang pangalawang insidente ng sunog sa bayan ngayong buwan na may nasawi. Kaya paalala ng BFP, i-check ang linya ng kuryente sa bahay at alisin sa saksakan ang mga home appliance na hindi ginagamit. Sa Peñaranda, Nueva Ecija, puspusan ang pagsasagawa ng fire safety drill sa mga paaralan. Tinuturuan ang mga mag-aaral at guro sa tamang paggamit ng fire extinguisher. Ayon sa BFP, kailangan magkaroon ng fire extinguisher sa bawat silid-aralan. Siyempre po sir, kapag po sir, sa oras sir, na kailangan nyo na pong isunog na sir, at nagpanik ka, hindi mo alam gagawin mo, kasi fire extinguisher sir, wala na sir ang gagawa kundi mo alam gamitin. Inaasahan ng BFP na makatutulong ang fire safety drill para maiwasan ang insidente ng sunog ngayong mainit ang panahon. Russell Simorio, One North Central Luzon. Simula Enero ngayong taon, naging mahigpit ang implementasyon ng curfew hours sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Pagpatak ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, ipinagbabawal ang paglabas o paggala ng mga menor de edad. Pero ngayong Semana Santa, ngayong Huwebes at Biyernes Santo, sususpindihin ang implementasyon ng curfew hour. Ito'y upang bigyang konsiderasyon ng mga kabataang namamanata at lalahok sa iba't ibang religious activities ngayong Semana Santa. Naibuslo ng Letran Squires ang kanilang ika-14 na kampyonato sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals. Ito'y matapos na talunin ang University of Perpetual Health System Delta Altas sa maaksyong do-or-die game sa PhilOil Eco Oil San Juan. Umabot sa 16 points ang lamang ng Letran sa fourth quarter, kaya nahirapang humabol sa dulo ang Perpetual at natapos ang game sa final score na 93-76. Sa awarding ceremony, tinanghal na Finals Most Valuable Player si Jonathan Moses Manalili, habang Coach of the Year naman si Allen Ricardo. Nagkaroon naman ng salo-salo ang team para ipagdiwang ang kanilang kampyonato. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa burol ng 3 at 4 na taong gulang na magpinsan sa Barangay Malabanyans, Angeles City, Pampanga, malalimang investigasyon pa rin ang hiling ng pamilya sa pagkamatay ng dalawang batang lalaki. Matatanda ang Biyernes na matagpuan ang walang buhay na katawan ng magpinsan sa loob ng nakaparadang kotse. Lumalabas sa autopsy report ng Angeles City Police na asphyxia suffocation ang kinamatay nila. Pero hindi kumbinsido ang pamilya, kaya tuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente. Dahil naman sa nangyari, paiigtingin daw ng LGU ang pagpapatrolya sa mga barangay. Kinausap po ni Fiscal si both party after the incident. So tinitignan muna both party kung anong negligence pareho ang kanilang liability. Samantala, nakabantay na ang mga miyembro ng Mangaldan MDRRMO sa Angalacan River ngayong Holy Week. May ilan na rin kasing naliligo sa ilog at napiling doon magpahinga ngayong mainit ang panahon. Asahan din daw ang pagdagsa ng mga bakasyonista pagsapit ng Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria. Activated na rin ang barangay DRRMO para maiwasan ang insidente ng pagkalunod sa lugar. National Earthquake Drill sabay-sabay na isinagawa sa bansa. Nakatutok, Ivy Hernando. Hudyat ng sirena, nag-duck, cover at hold sa kaisa-isang lumabas ng paaralan
ang mga daycare children at magulang sa barangay Nagsangalan, Vigan City. Dumiretso sila sa isang bakanteng lote na nagsilbing evacuation area. Ayon sa Vigan City DRRMC, importanteng huwag magpanik sa halip tandaan ng safety tips sa kalumikas sa ligtas na lugar. Yun ang magsasalba, yung presence of mind mo. Huwag kang tatakbo during the shaking because anything can happen. Ngunit sa kalagitnaan ng paglikas, isang miyembro ng rescue team ang naaksidente na inakalapan ng ilan na bahagi lang ng drill. Agad nilapatan ng paunang lunas ang kanyang paa dahil sa hinihinalang bali sa kadinala sa paggamutan. Matatandaan July 27, 2022, tumamang magnitude 7 na lindol sa Ilocos Region na sinundan noong October 25, 2022 ng 5.2 magnitude earthquake. Walang makapagsabi kung kailan lilindol, kaya importante na maging handa. Digiti earthquake or anya mga mapaspasama ti lobong tayo kit amudan to ti obraenda. Ore awan kami ko mga peris amudan yung obraenda ma'am. Bahagi ito ng partisipasyon sa National Simultaneous Earthquake Drill na ginanap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Labis ang tuwa ni Ellie matapos manganak ang kanyang kambing sa Peña Rubia Abra. Karaniwan kasi dalawa lang ang anak ng kambing pero ang kanyang alaga naglabas ng lima. Apat na taong gulang na ang kanyang alaga at limang beses na ring nagbuntis. Ito naman ang unang beses na nanganak ito ng quintuplets na itinuturing niyang malaking biyaya. Ayon sa Provincial Veterinary Office, bihira sa kambing ang nanganganak ng lima. Kaya payo ng veterinaryo, alagaan din ang inahin para mabilis na makarecover mula sa kanyang panganganak. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa kapapasok lamang na balita, isang makapal na usok ang ikinalarma ng mga residente nang sumiklab ang sunog sa Industrial Park sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Halos mabalot ng maitim na usok ang lugar na sinasabing nagmula sa dalawang paggawaan ng kabaong. Ayon sa mga bumbero, sumiklab ang sunog pasado alas 11:30 ng umaga. Sa laki ng sunog, kinailangan pang sumaklolo ng ilang bumbero sa mga kalapit na bayan at probinsya. Inabot ng dalawang oras bago naapula ang sunog. Swerte namang walang nasaktan sa insidente. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng BFP sa pinagbulan ng apoy. Ilang alagang bangus sa Mangaldan, Pangasinan, pahirapan sa paglaki dahil daw sa mainit na panahon. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Hanggang tatlong buwan na ang mga alagang bangus ni Mang Greg sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Pero ang problema, mabagal ang paglaki ng mga bangus dahil sa mainit na panahon. Kung susumahin ang gastos mula sa pagkain ng mga bangus hanggang sa sweldo ng mga nagbabantay sa fish pond, lugi na raw sila. At para hindi na lumaki pa ang pagkalugi, ibinibenta na lang nila sa mga fish cage owner ang mga alagang bangus. Ang kada piraso ng bangus na nasa 15 centimeters, nagkakahalaga ng 8 piso. Yung mga ganito, yung mga ganitong size, mga lighter, ibinibenta naming buhay sa mga fish cages. Para silang mag-alaga? Oo, sila lang mag-alaga. Hindi pa siya pang market. Ilugi ka. Bukod sa mabagal na paglaki ng bangus, dumagdag pa sa problema ng ilang bangus grower ang banta ng fish kill. Kasabay kasi ng napakainit na panahon, ilang araw nang naranasan ang bahagyang pag-ambon o pag-ulan. Talagang mamamatay yung mga bangus. Ayun nga, maalisan sila ng oxygen. Tumatak ang ulan, siyempre po magkakaroon ng parang thermal shock kasi yung init tapos biglang magkaroon ng ulan. Posibleng magkakaroon tayo ng fish kill noon. Tuloy-tuloy ang monitoring ng Agriculture Office sa mga fish pond sa Maasin, Anolid at Bantayan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nakiisa ang mga Pangasinense sa selebrasyon ng Earth Hour. Sabay-sabay na pinatay ang mga ilaw sa mga kabahayan at maging sa mga establisimento mula alas 8:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi noong Sabado. Nakiisa rin ang GMA Network at GMA Regional Stations sa Earth Hour.
May malaking ambag daw kasi ang pansamantalang hindi paggamit ng kuryente para mabawasan ang carbon footprint emission na siyang nakakaambag sa global warming. 2007 ang umpisahan ng World Wildlife Fund ang Earth Hour bilang tugon sa climate change. Light parade at street dance competition isinagawa sa Alamino City, Pangasinan. Ating tunghayan sa report ni Joan Punsoy. Nagliwanag ang kalsada ng Alamino City, Pangasinan dahil sa light parade and street dancing competition na bahagi ng selebrasyon ng 100 Islands Festival. 6 na paaralan mula sa lungsod at iba't ibang bayan sa western Pangasinan ang lumahok sa kompetisyon. Ibinida ng St. Nicholas Catholic School ng Anda, Pangasinan ang kanilang Binungay Festival. Lumitaw ang pagiging malikhain ng mga estudyante ng Pangasinan State University Alaminos Campus at inarangan National High School sa makukulay na props, tampok ang ganda ng 100 Islands. Pangangalaga sa likas na yaman naman ang ipinamalas ng Barlo Integrated School ng Mabini, Pangasinan sa kanilang Balingkaging Festival. Ang Alamino City National High School, ibinida rin ang mayamang kultura ng lungsod. Asin Festival naman ang itinampok ng Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute mula Dasol. Napabilib at nag-enjoy naman ang mga manonood at mismong mga kalahok sa makulay at masayang event. Maganda naman po siya, then kakaiba po yung mga costume nila, then bilanggahan po talaga nila yung mga pailaw po nila. Ito po yung first time ng mga Warriors, which is yung mga students po namin na makiparticipate po dito sa Alaminos, Pangasinan. Kaya parang we are making the most of it po. Fantastic, we experienced the best here in Western Pangasinan and with all of the students of DMJMPI, nagpapasalamat kami. Paraan daw ito ng Alamino City LGU para isulong ang turismo at kilalanin ang angking talento ng mga kabataan. Ibang-iba siya ngayon because nag-open na po yung light parade namin from Alaminos only to Western Pangasinan. So nakikita namin na marami po talaga tayo mga kababayan, not just in Alaminos but the First District, na gusto po talagang sumama at makibahagi sa aming kapistahan. Sa huli, itinanghal na champion ang Alamino City National High School. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.